Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Jesus Christ. By the roadside, nasa tabi ng kalsada, ganyan po tinukoy at pinakilala sa atin yung lalaki na bulag by the roadside. At ito pong by the roadside ay very symbolical. Ibig sabihin, ang message nito, dahil nga bulag yung lalaki by the roadside, they were on the sideline. He is treated not important in the society, taken for granted. That's why, because of his blindness, he was left begging by the roadside. Pero naisip ko naman kasi, kahit naman gusto niya umangat ang kanyang tadhana sa buhay, wala man talaga siya magagawa. Because yung kanyang pagkabulag is an obstacle to what you call social mobility. Mobility, yung makaangat ka sa buhay. Naalala ko tuloy na basa kong article, paano makaangat sa buhay. Advantage daw talaga yung mga anak ng mayaman, mga elite. Because syempre, yung parents nila is building a business and they can inherit it. Then syempre, pinaaral pa sila sa mga magandang school. At iba, yung alam, nakita naman mga anak mayaman, iba talaga yung dating nila because they have what you call breeding, yung pagkapalaki. And third, advantage sila talaga because they are, may mga lupa, what you call asset that is already pwede mong anytime you can have it. Samantala, how about yung iba? Wala, kaya there are three ways na lang. Una, you have to study very well because it's a great equalizer in the playing field. Pangalawa, ano pa pwedeng pag-asa ng isang tao? Dapat extra effort. Kailangan na talaga, you call it autodidact. You have to persevere in life. You have to do times two because may advantage na yung mga una eh. And third, either siguro gwapo ka o maganda at sobrang talino because alam mo yung mga maganda, gwapo, nakapag-asawa ng mayayaman. Naalala ko sa probinsya, Ineng, huwag ka mag-asawa kahit sino-sino dyan ha. Maghintay ka ng mayaman because social mobility. But how about the blind? What will capacitate him to move on the ladder of success? He will be forever be on the sideline, by the roadside. At alam niyo po pala, maraming kumakatawan ng grupo ng mga nasa roadside. Kasama na ako doon because I'm a sickly person. Sino pa yung makasama niya? Naalala ko tuloy yung kanta ni Bamboo, Tatsulok. Nakita na kayo ng triangle. Sa taas ng Tatsulok, konti lang. Pero habang pababa, parami rin ng parami yung kabilang sa grupo. So I belong to the bottom and the blind man. And who other else? Of course, the widow, the poor, the voiceless, those who have a bitter and painful past, those who cannot fit to the society, those who are misfit, the simple, the sinful, the lost, the least, the desperate, those who are weak. But alam niyo po, ang gustong iparating ng good news ng gospel for today, God loves all, from top to bottom, from bottom to the top. God is present in all because God came to save everyone, invite everyone. Pero, ang point ng gospel ngayon, Jesus, meron siyang tinatawag na preferential option. Preferential. Meron pa rin siyang pipiliin. Not because favorite niya. Meron siyang preferential option to give more time, to give more his love and care. Our King, He will give more time. Sino ang kanyang pagbibigyan ng laan? Those in the bottom. I think most of you belong there. Me also. Uunahin niya, bibigyan ng lubos ng pansin. Not because he has favorite or because he treated us unequally, but he knows why he will give you a priority.
because He knows that you needed Him the most. Kaya nga sa gospel ngayon, when Jesus was passing by, then yung blind man shouted, Jesus, stop, huminto siya. Kahit yung ibang tao gustong ihinto yung blind man, making him silent, making him voiceless again, but Jesus stopped. Why? To give him a voice. To give him, to enable him, to empower him. So that's a one of the, so magandang tanungin ngayon, as you are listening to me, those thousand in attendance in online, in Facebook, and in YouTube, how are you doing right now? What are you going through? Itong mga Samarista nandito ngayon nasa harapan ko, for sure may mga pinagdaanan din ito, just like all of us. I think some of them are also by the roadside, needing the attention, healing presence of Jesus, just like me and you. Is there any troubling you? Bothering you? Making you anxious and worry, or finding yourself also by the roadside? But in the midst of all this, please be assured, Jesus is passing by. Kaya maganda yung symbol na Jesus is passing by along a road. Ibig sabihin, Jesus will not cut short His trip, dadaan talaga sa ating mga harapan. In our roadside, He will pass your road, meaning His presence will seek to find and touch you, just like what He did in the blind man, to give him a voice, to heal him. At sabi pa nga ng blind man, you are David, the son of David. At sabi ni Jesus, your faith save you. Bakit po pala? Kasi let us be reminded, si King David is considered as the king of Israel, their hero and savior. And in our faith, Jesus is the new David. Kaya nga po, kanina bago magmisa, merong novena tayong ginawa sa Christ, for Christ the King. Kasi ngayong linggo, we are going to celebrate the solemnity of Christ the King, because we believe and adore Jesus as the King of our life, the Lord of Lords, your light, your guide, your healer. To close this homily, I would like to leave you yung kwento na kwento sa amin ng aming isang pari na si Father Raul Caga. 14 years ago, 2007, sa isang theology class in Divine Word Seminary, Tagaytay. Just to be clear po pala, itong Christ Taking Seminary at yung seminary namin sa Tagaytay, these are managed by the Society of the Divine Word. Itong Christ Taking is for college level and preparatory level for those who are going to the higher theology in Tagaytay. Ngayon, sabi ni Father Raul, ito kasi po si Father Raul ay very gifted person. Brilliant, professor, tapos siya rin po ay composer ng kanta at kumakanta rin. Before nga, he was all around Europe and US and the Philippines giving concert. Ngayon, sabi niya, one day, may tumawag sa kanya all the way from the US, a lady, lubos na nagpapasalamat sa kanya, nagpapasalamat daw sa kanya, and the lady was crying. Bakit pala? Ito kasing babae also found herself by the roadside of life. Desperate. Ang dami niyang failure na sa buhay niya nagawa, and she does not know what will be her future because yung mga nangyari sa buhay niya, maraming ang failures because of mistake. Kaya nga sabi niya, one day daw, he felt so bad about himself, herself, that she want to end everything. A misfit daw siya sa mundo. That while driving, nakapag-desisyon na siya na to give up. Pero naisip niya, buksan daw yung drawer ng sasakyan niya. Then na doon pala yung album ni Father Olcaga, ang title ay My Sweet Surrender. Tapos pinatugtog niya. Tapos tamang-tama, ang first kanta na lumabas, yung By the Roadside, inspired by the gospel for today. Gusto sanang kantahin sa inyo, pero ikwento ko na lang po yung, basahin ko na lang yung konting lyrics niya. Sabi doon sa lyrics,
by the roadside was a blind man sitting and begging all day long until Jesus the healer passed by. Sabi ng babae, while it was being sung by Father Raul, she cannot understand why parang there's a stirring in her heart that she was moved inside to tears and felt so much the loving embrace of God. Basta sabi niya, she was empowered. Parang from the bottom, the Lord lifted her up to go to the top, because for God, everyone is really lovable and welcome. And God is indeed life-giving. Mga kapatid, in your own way, for sure, you have encountered in the past the tremendous power of Jesus. But itong story, gusto rin ipaabot sa inyo, every day, Jesus continued to make miracle in your own life. He will continue to do miracle, to give you healing power, to give you voice, to give you strength, so that you can continue and will have direction. Jesus comes in unexpected ways. Jesus loves the lost, the least, and the last. Miracle do happen every day. So God loves you, brothers and sisters, more than you ever know.